Yo, what's up mga katropat? Yo, babalik na naman si Kaon Vlogs. Yo, no, what's up, man. What? So this video, teka lang. Yung mga halimbawa, hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko. Yun, subscribe nyo na yan, no, mga tropa. Pindutin nyo na yan. Para naman na dumami na tayo. What's up, man? Mga... Nakawa tuloy si Brian sa inyo. Tektong, ingay nila, ulit. Gago! Yo, what's up, man, mga katropa? Everybody fucking drunk! Kung bago pa lang kayo sa channel ko, subscribe nyo na yan para maging tropa na tayo, tuloy-tuloy na yung usapan natin lagi. At yun na nga, no? So, to this video ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga dapat gawin pag first-timer kayo ng Saudi Arabia! Muna na mabuti, no? Kung tama ba yung naging desisyon nyo, tama ba yung napili yung bansa, ang Saudi Arabia? Kasi kalimitan na, iisip natin, pag narinig natin yung Saudi Arabia, napaka-stricto, konserbatibong bansa, no? Maraming bawal! Yon. Alam nyo na, tsaka hindi kayo makakain ng baboy. Hindi kayo makakain ng baboy. At yun, so dapat mag-isip muna kayo ng maraming beses. O pag-isipin ng mabuti. So ano yung mga dapat dalhin sa Saudi Arabia pag pumunta kayo? So unang-una, magdala kayo ng damit, no? Konting damit lang. Para, kasi mamimili rin naman kayo dito. Pag pumunta na kayo dito, konti lang para hindi kayo ma-over baggage. Magdala rin kayo ng, syempre, yung brief nyo. Yan, magdala kayo yan. Para pagdating nyo dito. Kasi hindi naman kasi agad kayo makakagala pagdating nyo dito. Kasi aantayin pa ng company nyo na may issuean kayo ng ikama o yung residency card. So hindi agad-agad kayo makagala pagdating nyo dito kung saan-saan pupunta. Kasi yun, pag nahuli kayo ng pulis, alam nyo na kung saan kayo pupulutin. Makukulong kayo. Magdala na rin kayo ng mga biskuit tulad dito. Ayan. Tsaka yung mga chichirya na pwedeng kainin. Ayan, tulad yan. Para habang nag-aantay kayo ng flight nyo, pwede kayong kumain. Tsaka magdala na rin kayo ng mga cup noodles tulad nito. Siyempre, para pag nagutom kayo, pwede kayong humingi ng mainit na tubig. Tapos lagay nyo sa cup noodles nyo. Para habang nakatambay kayo, nag-aantay ng flight nyo. Kasi hindi naman lahat kasi direct pagpupunta dito, direct flight pagpupunta ng Saudi Arabia. Kasi may mga stopover pa yan. So magtitigil kayo ng 2 hours. Yun, tulad nung pumunta kami dito, tumigil kami ng Dubai 2 hours mga kabats ko. So yun, nagkain muna kami kasi wala kayong dalang pera na ginagamit sa Saudi Arabia. So yung dala nyo, peso. Tapos papapalitan nyo lang pagdating nyo dito ng Saudi Arabia. Yun yung mga dadalhin nyo, yung mga ganung bagay, no? Tsaka, pagdating nyo dito, siyempre, bagong pakikisama sa mga kasama nyo na mga pagdating nyo dito, pag nagtrabaho kayo. So, makisama lang kayo ng ayos, sumunod sa mga boss nyo, huwag yung pairalin yung katigasan ng ulo, di ba? Para tuloy-tuloy naman yung walang problema sa magiging trabaho nyo. So, bago ulit kayo pumunta dito, huwag nyo rin kalimutan na magdala kayo ng mga personal hygiene nyo tulad ng sabon, paring kayo ng mga ganung bagay. At yun, isipin natin, no, na mapapalayo nga tayo. So, unang-unang maging kalaban natin ay yung homesick. So, yun. Sa ako na lang sa inyo, i-share kung ano nga ba yung tinatawag nating homesick, no, na nararamdaman ng bawat OFW na pumupunta dito ng Saudi Arabia. At ikit sa lahat,
Kasi daming bawal dito sa Saudi Arabia pagdating nyo. So, dapat sumunod din ko dito sa mga batas na pinapairal ng Saudi Arabia. Tulad ng siyempre, bawal dito yung alak. Huwag na huwag kayong mag-involve sa mga ganong kalakaran dito sa Saudi Arabia, yung uminom ng alak, ng ano-ano pa, mga bisyo, no? Kasi pinagbabawal yung dito sa Saudi Arabia. At yun na nga, no? So kung bago pa lang kayo sa channel ko, yan, subscribe nyo na yan, no, mga tropa ko dyan. Yun, sana may na pulot na naman kayong panibagong aral na sa vlog na to. At lagi nyo na lang tandaan, pag halimbawa pupunta kayo ng ibang bansa, huwag nyo naman dalhin lahat ng, kung may problema pa kayo na naiwan doon, huwag nyo naman dalhin sa bansang pupuntahan nyo, diba? Para maging okay ang lahat, hindi kayo mababagot, hindi, walang mga bagay-bagay na iisipin, no? Yun. At higit sa lahat, siyempre, yung pinakaingatan nyo sa lahat, yung passport nyo, yan, tago nyo, huwag nyo kung saan ilalagay. At dapat alam nyo yung kontrata nyo, kung anong nakalagay sa kontrata nyo, para hindi rin kayo dito, pagdating nyo dito, hindi rin kayo magano kung anong trabaho yung pupuntahan, o anong trabaho yung gagawin nyo dito pagdating ng Saudi Arabia. Okay ba yun? So yun, na lang kayo mag-enjoy pag nandito na kayo, tumagal na kayo ng 1 year, yun, 2 years, yun. At lagi nyong isipin na, lagi nyong ilagay sa isip nyo na mag-ipon talaga, no? Kasi hindi naman tayo habang buhay nasa abroad. So mag-ipon tayo habang nandito. Huwag tayo bili ng kung ano-ano mga gadget yan, na hindi naman mahalaga sa pang-araw-araw natin. Yun ang lagi natin isipin, no? At huwag na kung ano-ano pang mga... So pag binata ka, yun, pwede mong bilhin yung mga yun. Sa wala ka namang binubuhay, wala kang tinutulungan, hindi, sarili mo lang. So, yun lang may share ko sa inyo, no, mga viewers ko na laging umabang sa mga video ko. Sana ayun. At pag first timer ka, siyempre hindi mo alam kung ano yung mga mangyayari pagdating mo sa ibang bansa. Nung una kong abroad, ganun yung nilarasan ko. Umiyak ako, sobrang iyak, kasi hindi pa ako sanay sa mga kung anong kultura yung mararanasan ko pagdating ko sa ibang bansa tulad ng Saudi Arabia. At yun, nasanay na rin ako nung tuloy-tuloy na, nung nandito na ako. At nung nagkaroon na rin ako ng mga kaibigan, saan-saan na ako pupunta. Yun, kung lagi pag day off, gumagala rin kami. Pero paminsan-minsan lang naman, kasi kailangan mo rin pahinga yung day off ko. Paminsan-minsan. Ayun. At ayun, sa sahod naman, yun, okay naman. Yung sahod dito pala monthly, hindi katulad ng Pilipinas, 15 and 30 yung sahuran dito, monthly yung sahuran. Ayos naman dito, so yun. At kung pupunta kayo ng Saudi Arabia, dapat maging handa talaga kayo, no, sa mga pangyayari. Kung ano man yung mangyayari, kasi kalimitan yung mga iniisip natin na mga ganda, minsan nababaliktad din pagdating natin dito ng Saudi Arabia. So, yun na, no, mag-end na ako. Yun lang, ma-share ko sa inyo. Basta, lagi lang tandaan, laging mag-ingat, magdasal sa ating Panginoon. Yun lang. So, thank you, no, marami, no?